Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, unang araw ng Pebrero 2022. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Confusing or not? Sa pagbabago ng restriksyon sa Metro Manila, ilang pulisya gaya ng no vaccine, no ride, lifted na rin. Pero Pasay City, ipinagbabawal pa rin ang paglabas ng mga hindi pa bakunado. Now in progress, mga bakunadong OFW at international passengers, hindi na kailangan ng facility-based quarantine, pero required pa rin sa 7 days monitoring ng kanilang kondisyon. Hindi ba ito mas mapanganib sa mga uuwi ang pamilya? That is graft and that is an impeachable offense. COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nagbanta ng impeachment complaint laban kay Commissioner Amy Ferolino. At bukod kay Guanzon, Commissioner Marlon Cascuejo sang-ayon rin umano na ma-disqualify si Marcos. Health Secretary Francisco Duque at ilang formally officials pinakakasuhan ng plunder ng Senate Blue Ribbon Committee. Pangulong Duterte, may betrayal daw ng public trust. Sa iba yung balita, US CDC naglabas ng travel advisory. Kasama ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang huwag munang puntahan. At sa balitang showbiz, singer at actress na si Angeline Quinto, lalaki nga ba o babae ang magiging anak? Magandang gabi. Kasabay ng pagbaba ng alert level system sa Metro Manila, lifted na rin ang ilang pulisiya gaya ng no vax and no ride sa mga pampublikong transportasyon. May nalito ba sa pagpapawalang bisa sa pulisiyang ito o masaya ang mga commuter? Alamin natin sa nagbabalitang si Ace Cruz. Ace, kumusta ang first day ng alert level 2? Yes, Barbie, bukod sa masaya mga pasahero dahil tanggal na nga ang no vaccine, no ride policy sa ilalim ng alert level 2, mas masaya ang mga tsuper ng bus dahil dagdag kita ito para sa kanila. Isang mag-asawang sina Claire at Titus sa sinulit ang holiday ngayong araw para makapamasyal. Kwento nila, mas mabilis na kasing bumiyahe ngayong nasa alert level 2 na ang Metro Manila at nakabawas na rin sa abala ang pag-check ng vaccine card bago makasakay dahil hindi na umiral ang no vax no ride policy. Mas mabilis, mas komportable, gaya din po ng dati. Mas easy din po yun para sa ibang mga takot magpa-vaccine kasi hindi naman din sagot ng government kung sakaling may mangyaring masama. Kaya hindi rin natin masisi mga tao. Sa panig naman ng bus driver na si Renz, masaya siya dahil mas nadaragdagan ang kanilang kikitain kada biyahe. Noong umiiral pa kasi ang no vax no ride policy, pahirapan silang kumita ng 1,000 piso mula Monumento Terminal hanggang sa Pitex sa Paranaque. Kasi malaking dagdag po sa kinikita namin sa ngayon. Nung nakaraan kasi talagang laki po na nawala sa amin. Kung sa Caloocan at iba pang lungsod sa Metro Manila ay lifted na ang pagpapatupad nito, sa Paranaque, Quezon City at Pasay City ay bumuo sila ng sarili nilang panuntunan. Sa nasabing syudad halimbawa, executive order na pirmado ni Mayor Imelda Calixto Rubiano, hindi nito pinapayagan ang mga hindi pa bakunadong individual na lumabas ng kanilang bahay, maliban na lamang kung ito ay esensyal na lakad. Pero ayon naman kay MMDA Chairman Benhur Abalos, ang naturang ipinatupad na kautusan sa Pasay ay saklaw ng kanilang autonomous power pero kanya itong lilinawin kay Mayor Calixto Rubiano. Para sa akin personally, pupwede yung ginawa ng Pasay. I haven't talked with Mayor Calixto about this, pero kung titignan po natin, no, ever since, be it Delta, tanungin natin sarili natin saan nagsimula lahat ito. Di ba always NCR at saan lugar? Di ba Pasay? Siguro may dahilan din si Mayora kaya ginawa rin ito, no, for the unvaxxed. Kaugnay ng maluwag na alert level, pinapayagan na rin ang paglabas ng bata sa pampublikong lugar. Kaya naman, masaya mag-asawang sina Archie at Mary Chris dahil matapos ang halos 2 taong paglagi ng kanilang mga anak sa bahay, ay kanila na itong naipamasyal. Masaya, syempre, para sa aming mga magulang. Para nakakalabas din yung mga bata. Pero andun yung pag-iingat pa rin, syempre. Sana, magtuloy-tuloy na po. Pero panawagan ni Abalos sa mga kabataan at mga magulang na sa tuwing lalabas ay siguruhing mahigpit na naipatutupad ang health protocols. Bukod dito, pinababantayan na rin ang MMDA mga malls na hindi dagsain ang tao lalo't nasa mababang alert level na ang Metro Manila. Samantala, kung si Octa Research Fellow Dr. Guido David naman ang tatanungin hinggil sa pagbaban alert level sa rehiyon, sinabi nito,
I have to make it clear na we support naman the decision of the national and the local governments to move to alert level 2. Personal opinion ka lang na baka pwedeng nahintay natin na bumaba ng konti pa yung positivity rate. Hindi naman kami against the alert level 2. Ang perspective ko lang baka pwedeng nakahintay ng mga isa or dalawang linggo lang. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga bakunadong OFW at international passengers hindi na kailangan ng facility-based quarantine. Samantala, patuloy naman ang pagpapaalala ng Pediatric Society sa mga magulang na pabakunahan na ang mga anak. Nagbabalita si Micaela Ilaw. Matapos alisin ang classification risk ng mga bansa, kanina naglabas ang IATF ng resolusyon na hindi na kailangan ng facility-based quarantine ng mga bakunadong international passenger at returning OFWs. Pero kailangan nila na mag-self-monitoring ng 7 araw mula sa kanilang pagdating at inatasa na mag-report sa lokal na pamahalaan kapag may naranasan na sintomas. Required pa rin na sumailalim sa facility-based quarantine ang mga hindi bakunado. Sa Pebrero 4 na ang simula ng vaccination sa mga edad 5 hanggang 11. Nagpaalala ang Philippine Pediatric Society sa mga magulang o guardian na pabakunahan ang kanilang mga anak. There is no such thing as natural resistance. All of us are susceptible po to catching the virus. Pero children do better po than yung mga adults na tinatamaan po ng COVID, no? Usually kasi pa yung adults ang may comorbid. So ang reason po bakit tayo ay nagbibigay ng bakuna sa mga bata kasi pwede din silang maapektuhan po, no? At isip pong layer of protection ang vaccination in general po against the virus. Nagbigay naman sila ng pahayag sakaling makaranas ng adverse effect ang bakuna sa mga bata. Number one po is to observe. Kung may lagnat po, maaaring magbigay ng paracetamol. Tapos po, magbigay po ng time to rest, tsaka mag-hydrate po ang mga batang undergoing this. Kasi minsan po, di ba, pag yung fever, that could also cause a little bit of, you'd say, excess po na fluid, you know, kasi siyempre nag-fever ka, di ba? So your body will require more fluid. So dapat po adequately hydrated yung pasyente. At dahil alert level 2 na, pinaalalahanan nila ang mga magulang na doble ingat pa rin sa pagpapasyal ng kanilang mga anak sa labas. Kung hindi naman talaga very important ang paglabas, we still have to be cautious kahit na ba na sinabing tayo is alert level 2 now. Kung hindi natin maiiwasan, ang edad na pwedeng maglagay ng face mask is 2 and above at may kakayanan to either remove or put on their face mask properly. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Malaki ang ibinaba ng naitalang COVID-19 cases ngayong araw. Umabot na lamang ito sa higit 9,000. Pero base sa ulat ng Health Department, 10 laboratorio naman ang bigong magsumite ng kanilang datos. Nadagdagan ang Cumanao ng 51 habang nasa 46% naman ang ICU bed occupancy. Sa ngayon, 176,000 ang natitirang aktibong kaso habang may gumaling naman na 24,000. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na COVID-19 Benefits and Allowances for Health Workers Act. Sa botong 23-0-0, nakalusot ito sa mabusising pag-aaral ng mga senador. Saklaw ng naturang panukala ang lahat ng health workers sa pribado at pampublikong ospital. Ibig sabihin, makatatanggap ng tulong ang sinumang health worker na magkakasakit o kaya'y masasawi dahil sa COVID-19. Mababatid na ang mga health worker na madedestino sa iba't ibang risk classification sa ospital ay may kaukulang allowance na matatanggap mula 3,000 hanggang 9,000 piso. Pinakakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee sina Health Secretary Francisco Duque, dating PSDBM Head Lloyd Christopher Lau at dating Economic Advisor ni Duterte na si Michael Yang. Kaugnay ng bilyon-bilyong pisong pandemic deals ng gobyerno sa family. Sa mahigit 100 pahina ng partial report ng Blue Ribbon, sinabi nitong dapat kasuhan ng plunder at graft and corruption sina Duque, Lau at Yang. Gayun din ang dating PSDBM official na si Warren Leong.
Dawit rin ang mga family officials na sina Lincoln Ong, magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani, Rizel Mago at Lin Wei Xiong. Dagdag ng komite, betrayal of public trust ang ginawa ni outgoing President Duterte dahil sa pag-appoint kay Yang bilang adviser sa kabila ng kaduda-dudang background nito. Ipinunto rin ng Blue Ribbon Chair Senator Richard Gordon ang pag-atake ni Duterte sa Commission on Audit at sa Senado dahil sa kanilang pagsisiyasat. Sentro ng investigasyon ang kumpanyang Farmally Pharmaceuticals na wala pang 1 milyong piso ang kapital pero nakakuha ng pinakamalaking government contract pambili ng medical supplies sa gitna ng pandemya. Seven days na lang, halala na. COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, binalaan si Commissioner Amy Ferolino na maghahain ng impeachment complaint laban sa kanya dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Nagbabalita si Micaela Ilaw. Hindi titigil hanggat walang hustisya. Ito ang sinabi ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Hindi aniya sa uurong at nagbabala na ipatanggal sa COMELEC si Commissioner Amy Ferolino. The wheel is round, you know. I already said, Commissioner Ferolino, what you're doing is already violation of Section 3C of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act where you're delaying your decision to favor a litigant. That is graft. And that is an impeachable offense. Impeachable offense. But you know, it thinks maybe the Burbacher is very, very powerful that can withstand the next administration. Are you sure? Are you sure Marcos will win? Si Ferolino kasi ang ponente o ang magsusulat ng desisyon kaugnay sa disqualification petition laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ang ruling. And then she gives me that excuse of our lawyer being sick. I said, okay, but you have 15 days. Ay, golly, on the 15th day, wala pa rin. Nada. So I said, no, this is not funny anymore. So I texted her in the 24th, you waive it. Ikaw magsulat, you write it. Why are you relying on your lawyer? Doesn't she know how to write? No, I'm seriously asking her. You don't know how to write a decision? You should have waived it in favor of Commissioner Casquejo on the 24th. Because on the 25th, Commissioner Casquejo called her up asking her to return his call, texting. Dagdag ni Guanzon, sinadya na antayin ang kanyang retirement sa February 2, pati na rin ang araw na maililipat si Commissioner Marlon Casquejo sa 2nd Division. Napapabalita kasi na sang-ayon rin si Casquejo na ma-disqualify sa presidential race si Marcos. Ibig sabihin, dalawang commissioner na sana ang sumang-ayon na matanggal sa kandidatura ang dating senador. Wala na let's not go back to Ferolino, let's go back to Marcos. He's convicted! Of a crime involving moral turpitude. The evidence in the law shows very clearly that he has a weak moral fiber. I agree with President Duterte. He is weak. Kapag kasi wala na sa First Division si Casquejo at Guanzon, wala nang epekto ang boto ng dalawa. Nagprotesta na rin ang iba't ibang grupo kanina para hilingin sa COMELEC na ilabas na ang desisyon kaugnay sa disqualification ni Marcos. Amy Ferolino, magdesisyon na kayo. Isubmit nyo na yung inyong resolusyon para na sa ganon maisama ninyo yung desisyon ni Commissioner Rowena Guanzon. Dahil pag hindi na isama yon, mababaliwala yon, malalagay sa basura yon, at hindi makikita ng taong bayan na si Commissioner Rowena Guanzon ay isang matapat na commissioner ng COMELEC. So yung boto laban kay Marcos, tila yun ang ayaw nilang maitala, ayaw nilang maisama, gusto nilang ma-exclude. At gagamitin nga itong retirement ni Commissioner Guanzon para maitsapwera yung boto laban kay candidate Marcos Jr. Ayon naman sa kontradaya. Ang iniiwasan nating senaryo rito, yung nakabindin pa rin yung kaso kahit tapos na yung halalan. Ang pinaka-ideal na scenario rito talaga ay agad-agaran yung resolution doon sa disqualification case para alam natin yung pangkalahatang status
ng 10 presidential candidate. Silipin na rin sana ang sinasabi ni Guanzon na merong impluwensya ang isang senador sa appointment ni Ferolino. Wala pa ulit sagot si Ferolino at ang COMELEC kaugnay sa desisyon at mga paratang. Hininga naman ng pahayag ang kampo ni Marcos tungkol sa issue. Pero ayon kay Attorney Vic Rodriguez, abala ang dating senador para sagutin ang issue. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Uni team ni Bongbong Marcos Jr. at Inday Sara Duterte Carpio formal nang inendorso ng kontrobersyal na church leader na si Pastor Apollo Quiboloy. Ipinahayag ng founder ng Kingdom of Jesus Christ ang kanyang all-out support ngayong araw sa send-off ceremony para sa BBM Sara Caravan mula Davao City patungong Ilocos Norte. Si Quiboloy ang spiritual advisor ni Pangulong Duterte na nag-endorso rin ng kanyang presidential bid noong 2016. Maituturing na kontrobersyal ang self-appointed son of God na si Quiboloy dahil sa kanyang mga pahayag at prediction. Gayun din dahil sa sex trafficking charges na ipinupukol sa kanya kamakailan sa Estados Unidos. 100% ako po ay sumusuporta sa Unity Team. Sinasabi ko na sa inyo, ito pong team na ito will have a landslide win sa darating na election. At ngayon, ako po ay nananalangin na tayong lahat ay sumama sa Unity Team. Pambansang utang ng Pilipinas bumaba sa 11.73 trillion pesos sa pagtatapos ng 2021. Ayon sa Kawanihan ng Ingat Yaman, mahigit 200 billion pesos o 1.7% ang ibinaba nito kumpara noong Nobyembre dahil sa pagbabayad ng utang. Pero kung ikukumpara naman noong 2020 ay halos 20% itong mas mataas. Tumaas rin ang debt-to-GDP ratio sa mahigit 60%. Susunod sa Balitang A to Z Sports, Chot Reyes balik na muli bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Sure win na ba ito para sa kanilang koponaan? At sa iba yung balita, USCDC naglabas ng travel advisory na kasama ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang huwag munang puntahan. Alamin ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Narito naman ang ilan pang quick updates na dapat niyong malaman. Tumaas sa 4.6% ang bank lending sa bansa noong Desyembre noong nakaraang taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay dahil sa pagdami ng credit activities na magandang senyales sa muling pagbangon ng ekonomiya sa gitna ng pandemya. Kaya naman kumpiyansa ang BSP na napanatili nito ang mataas na interest rate kumpara sa unang bahagi ng 2021. Samantala, binahan ng aplikasyon ng 5,000 peso one-time ayuda ng mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya ang Department of Labor and Employment. Ayon sa DOLE, umabot sa 58,000 ang aplikasyon na kanilang natanggap para sa COVID Adjustment Measures Program hanggang sa huling araw ng Enero. Sa ngayon, binubusisi na rin ng kagawaran ang iba pang uri ng tulong habang nakatutok naman ang gobyerno sa kung paano maibabalik ang mga negosyo at trabaho. Samantala, naniniwala si NEDA Director General Carl Chua na dapat nang tutukan ang proseso sa paglipat sa endemic mula sa pandemic situation sa oras na tuluyang sumadsad ang COVID-19 cases. Kasunod niyan, sinabi ng NEDA na pinag-aaralan na nila ang rekomendasyon tungo sa pag-aalis ng COVID-19 alert level system sa Metro Manila sakaling tuluyan na ngang makapagbukas ang ekonomiya. Balik na bilang head coach ng Gilas Pilipinas si Chot Reyes ngayong Pebrero. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, ito'y matapos na mag-resign si Tab Baldwin para naman tutukan ang coaching duties sa Ateneo Blue Eagles. Paliwanag ng SBP, conflict sa schedule ng UAAP at World Cup qualifiers ang naging dahilan ng pag-alis ni Baldwin. Ibig sabihin nito si Reyes na ang magiging head coach ng national team para sa 2023 FIBA World Cup qualifiers. Kasunod nito, sinabi ni Reyes na malaki mang hamon ang nakaatang sa kanya ay mas pipiliin niya muling magsilbi sa bayan sa larangan ng basketball.
Isa ang Pilipinas ay itinuturing ng USCDC na may malaking banta ng COVID-19 dahil sa dami ng naitatalang kaso. Para sa detalye, nagbabalita si Billy Torres. Nagbabala ang U.S. Centers for Disease Control and Prevention sa pagbiyahe papunta sa ilang bansa kabilang na ang Pilipinas dahil sa mataas na bilang ng naitatalang kaso ng COVID-19. Aabot sa halos 130 mga bansa ang inilagay ng USCDC sa Level 4 o katumbas ng Very High. Itinaas din ng US State Department ang kanilang travel advisory sa Mexico sa Level 4 o nangangahulugan din na do not travel. Hinihimok din ng US ang kanilang residente na hindi pa bakunado na iwasan ang pagbiyahe para sa 11 bansa na itinaas nila sa Level 3. Noong kalagitnaan ng Disyembre ng nakarang taon, marami ang nadagdag sa mga bansang kanilang iniiwasang papuntahan dahil sa paglobo ng kaso, dala pa rin ng Omicron variant. Inaasahang magiging available na ang bakuna ng Pfizer kontra COVID-19 para sa mga batang 6 na buwan hanggang 5 taong gulang sa katapusan ng Pebrero. Base sa ulat, sinasabi magpapasa na ng Emergency Use Authorization ng Pfizer sa US Food and Drug Administration para sa nasabing edad ngayong Linggo. Una na rin hinimok ng US FDA ang mga kumpanya na magsumitin na rin ng aplikasyon para maumpisahan na ang pagbusisi sa datos ng bakuna. Samantala, ginawaran na rin ng ahensya ng full approval ang bakuna ng Moderna para sa edad 18 pataas. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Susunod sa Balitang Showbiz, singer at aktres Angeline Quinto, lalaki nga ba o babae ang magiging anak? At sa ating balitang malakas, maka-good vibes, sa pagdiriwang ng National Arts Month ngayong Pebrero, alamin ang naging kontribusyon ni Miss Universe Queen ng Pilipinas na si Catriona Gray. Huwag bibitiw, manatiling nakatutok sa balitang A to Z. Showbiz balita, masayang ibinahagi ng singer na si Angeline Quinto ang gender ng kanyang anak. Sa gender reveal party na inorganisa ng isa sa matalik na kaibigan ni Angeline na si Vice Ganda, buong pagmamalaking ibinahagi ng 32-year-old singer na isang baby boy ang kanyang magiging anak. Maalala ang Disyembre nung nakaraang taon, sa interview ni Boy Abunda ay inamin ni Angeline na siya ay 5 buwang buntis. Sa April, nakatakdang manganak si Angeline. Mula rito sa amin, sa Balitang A to Z. Congratulations, Angeline! Good vibes ang dala ng National Arts Month ngayong Pebrero kasama ang ika-4 na Miss Universe Queen ng Pilipinas na si Catriona Gray na bumida sa isang short fashion film. Kuha sa historic at bagong bihis na Metropolitan Theater ang naturang palabas. Dito binalikan ni Catriona ang iba't ibang larangan ng sining na pinasikat ng Met Theater sa Maynila. Nagbihis si Catriona bilang opera enchantress na paggunita sa mga Filipino soprano singers tulad ni Jovita Fuentes. At screen siren naman bilang paalala sa mga 1980s red carpet at awards show na ginanap sa Art Deco Building. Narong nagbihis rin ang beauty queen bilang carnival queen, bilang prima ballerina, at nagbigay pugay rin kay Zarzuela Queen Atang de la Rama. May temang sining ng pag-asa, ang Arts Month 2022 ay magpapatuloy buong Pebrero sa pangunguna ng National Commission for Culture of the Arts. Patunay raw ito na tuloy ang paggawa ng sining kahit pa may pandemya. Kung meron po kayong gustong ibahaging kwento sa amin, maaari po kayong magkomento o ipadala sa aming mga social media account. Sundan kami sa Facebook, Twitter at YouTube. Hanapin lang ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the day ay mula sa isang American activist at founder ng Gray Panthers Movement na si Maggie Khan. Ayon sa kanya, ang kapangyarihan ay hindi lang dapat hawak ng ilan. Bagkus, ito'y dapat na maging pantay sa karamihan, lalo na sa mga mahihina. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!